Magandang araw po sa aking mga mahal na tagapakinig. Ngayon po ay may babahagi tayong kwento na kapupulutan po natin ang aral. Ito'y kwento ng dalawang magkaibigan. Atin na pong simulan. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan na nakatira sa lansangan. Dahil ulila na sila sa kanilang mga magulang. Ito'y sina Diego at Kadyo. Si Diego ay isang mabuting tao. Nakontento na siya bilang isang construction na manggagawa. At makakain lang siya ng 3 beses sa isang araw. Si Kadyo ay may masamang ugali. At di makontento sa trabaho bilang isang construction na manggagawa. Pareho silang may pangarap sa buhay. Si Diego ay gusto magkaroon ng maganda at matinong trabaho. Si Kadyo naman ay gustong mamahala ng isang malaking kumpanya at gusto niya na balang araw ay luluhod sa kanya ang lahat ng mga tao. Dumating ang panahon na nagmahal sila ng isang babae. Isang gabi, pumunta si Diego sa bahay ng kanyang napupusuan. At nagkataon din na nagpunta si Kadyo. Habang sila ay nasa loob ng bahay ng kanilang napupusuan, nagulat si Diego at Kadyo sa isa't isa. Dahil isa lang ang kanilang napupusuan. Nang bumaba na ang babae na si Maria, agad-agad nagsalita si Diego. "Maria, kung ako ang pipiliin mo, ibibigay ko sa iyo ang buong pagmamahal ko." At sumagot si Maria, "Diego, aanin ko ang pagmamahal mo. Kung isang kahig, isang tuka ka lang." Biglang nagsalita si Kadyo, "Maria, kung ako ang pipiliin mo, ibibigay ko lahat ng gusto mo." At sumagot si Maria, "Kadyo, paano mo maibibigay ang lahat ng gusto ko? Kung ang trabaho mo, isang construction lang." Kaya umuwi ang dalawa, naluhaan at parehong bigo sa pag-ibig. Pagdating nila sa bahay, inanyayahan ni Kadyo si Diego na pumasok sa isang magandang trabaho. At nang alamin nila ito, ito pala isang illegal na trabaho. Ang pagnanakaw sa malalaking gusali. "Papasok tayo ito sa trabahong ito," wika ni Diego. "Ito yung hinihintay natin," sabi ni Kadyo. "Ayaw kong pumasok sa ganyang trabaho, Kadyo. Illegal ang mga yan. Kahit magdildil lang ako ng asin, 3 beses ang araw, sapat na yun." Wika ni Diego. "Ikaw bahala, Diego. Basta ako, papasok ako sa trabaho ito," wika ni Kadyo. Isang araw, habang nagdidildil lang asin si Diego sa may hagdan, nakitang patakbo at hinihingal ang kasama niya sa trabaho. "Diego, Diego, Diego! Oh, Goryo! Ano nangyari sa'yo? Diego, Diego! Ang kaibigan mo si Kadyo, nabaril ng mga pulis. Dahil nanguling nagnanakaw sa isang bangko." Agad na tumakbo si Diego sa kinaroroonan ni Kadyo. Pagdating ni Diego, ay wala na siyang nagawa kundi umiyak at yakapin ang kaibigan. Nakalipas ang ilang taon, natupad ni Diego ang kanyang mga pangarap. At natupad din ni Kadyo ang pangarap niyang luluhod sa kanya ang mga tao pag ang bubong niya ay salamin na. Ngayon si Diego ay isang sikat na arkitekto sa ibang bansa at nagkaroon ng magandang asawa at namuhay ng masaya kasama ang kanyang mga pamilya. Sana po ay nakapulutan natin ang aral, ang kwento ni Diego at Kadyo na kahit ano pang pinagdadaan ng kahirapan, ay huwag mawala ng pag-asa at hindi kasagutan ng paggawa ng masama. At doon na natatapos ang kwento ng magkaibigan. Ito po ay katangisip lamang at kung may pagkakalin tulad sa tunay na buhay, ay di po ito sinasadya. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pakikinig kay Kuya Ron.
sa mga kwento ng buhay. Naway pagpalain po tayo ng buong may kapal. At muli, ako ang inyong Kuya Ron nagsasabing God is good all the time. God bless you all.